lạc ta yung lan si Jesu Christ uy nga buhay na naik sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal, ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihang lahat ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, kumilos agad ang mga Hentil at mga Hudiyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sulupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula pa sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Sus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Sus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya ng pintong lungsod ng mga turong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya sa taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo,
Hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa at lahat ng naroroon. Nang nakalipas na ang panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa ninyo sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalatang ito, nahirapan pa rin sila sa pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y sa iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ang iyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang kanyang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at San Sinukob. Panginoon ang may-ari sa buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan na may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko
ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating dakilang patron na nagmamahalagi sa atin, Santo Padre Pio. Palakpakan natin siya. Siya'y nandyan at nakikinig sa ating mga sinasabi sa Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay ganun na lamang, no? Pero dahil sa tayo ay may sariling kalayaan, tayo'y malayang malaya, hindi ibig sabihin na ang kapangyarihan ng Diyos ay limitado sa atin. No, tayo'y ginagalang ng Diyos bilang kanyang mga nilikha. Siya'y makapangyarihan, puspos ng kapangyarihan ang Panginoong Diyos. Pero tayo'y na kanyang nilikha, meron tayong sariling kakanyang mag-decide, magpasya ayon sa ating sariling kalayaan. Kaya naman, ngayon, lagi sasabi ng Panginoon, ano? Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Hindi tayo remote control ng Diyos. Talagang nasa iyong kapasyahan, nasa iyong desisyon, mula sa iyong intellect at sa iyong free will, ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ka pinipilit ng Diyos. No? Malayang malaya ka. No? Kaya, iyong itanong sa iyong puso ngayon, gaano mo kamahal ang Diyos? Padalwa, naitanong mo na din ba, ako kaya'y siguradong mahal ng Diyos? Naitanong nyo ba sa inyong sarili yan? O kay mahal ng Diyos? No? Halimbawa, nung ako po ay seminarista, dumating sa aking punto, sa aking desisyon, kung kailan ako'y malapit na sa ganitong buhay ng pagkapari, yan ang itinanong ko. Ako kaya'y mahal ng Diyos? Alam ko sarili ko, mahalis ko siya. Pero ang tanong, tayo'y tao, paano masisigurado yung pag-ibig ng Diyos sa atin? No, bilang isang binata, isang kabataan, nagtanong sa Diyos. Alam nyo, nung itanong ko yan sa Diyos, ako ay bilang karanasan ko, ako'y nagkasakit. No? Ako'y nagkasakit ng malubha. Ako'y na-ospital, kami po noon ay nasa Cebu, doon nagre-retreat. Uy, na dala doon sa Fatima, sa ospital. Malala. Pero, sabi ng doktor sa akin, ako daw'y lumabas na kinabukasan at ako naman daw'y walang sakit. Pero sa aking pakiramdam, ako'y masama ang pakilasa. Ako'y may sakit. Anong na-realize ko doon? Na minsan, sa iyong pagkatanong sa Diyos, ano, at sa iyong pagkatanong, mahal, Lord, mahal mo ba ako? Pero bakit ang ibinigay mo'y ganitong klase? Ganito ka ba magmahal sa tao? Sakit, dusa, hirap. Tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos. Itong sinasabi dito ni Jesus, siya'y nagpapaalam. Ito yung mga last discourse niya sa kanyang mga alagad nung siya'y naghahapunan. No, ito yung mga pahuli na niyang sinasabi. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili, pagkatapos ng huling hapunan, ang mangyayari sa kanya, siya'y parurusahan na ng tao hanggang sa siya'y mamatay sa krus. Kaya, ang Diyos, para lang sabihin, mahal ka, mahal kita, siya'y magmamakaawa sa atin hanggang sa kahuli-hulihang
sandali ng kanyang buhay. No? Iaalay niya ang kanyang buong sarili sa iyo. Magbalik loob ka lamang sa kanya. Tingnan ninyo sa unang pagbasa, si San Pablo, yung mga taong pagano, mga hintil, mga walang Diyos na kinikilala. Nung kanyang pagalingin ng isang lumpo, ano? Nung kanyang patindigin, palakadin ang isang lumpo, anong sabi ni San Pablo, ano? Ti ginagawa namin, ano, sa pangalan ng Diyos, no? Sa pangalan ni Jesus, para kayong lahat ay manalig, ano? Ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng naroroon. Ano? Para ang tao'y maniwala, ginagawa ng Diyos ang lahat, magbalik loob lang tayo sa Kanya. Yung 100% ng buhay natin, yung buong intellect mo, yung buong free will mo, isubmit mo sa Diyos. Gagawa ang Diyos ng pamaraan. Kaya naman, kung ikay matigas ang ulo, kung ikaw ay ayaw magbalik sa Diyos, siya'y napakadami ng pamaraan. Million ways. At minsan ang kanyang pamaraan, para lang bumalik ka, pabigat ng pabigat. Pabigat ng pabigat. Ano ibig sabihin ng pabigat ng pabigat? Kasi hindi mo nauunawaan ang unang pamaraan niya, mayroon siyang padalawang pamaraan. Ngayon, dahil ikaw ay walang pakialam sa kanya, mayroon pa uli yung pangatlo, pang-apat, hanggang sa dumami-dumami, hanggang sa ma-realize mo, ah, kaya pala, ito pala ang gustong iparating sa akin ng Diyos, kung kailan ako'y halos wala nang magagawa. Ano? Ganyan ng Diyos. Minsan, ayaw mong sumimba, ayaw mong lumuhod, pero pagka ang Diyos na ang nangusap sa iyo, yung isang oras mo sa simbahan na aayaw mo at ikay nahahabaan, sabihin ko sa iyo, ang araw-araw ay kulang pa. Yung ayaw mong lumuhod dahil parang wala namang nangyayari sa buhay mo, yung isang oras kulang pa yan at may mga kasama ng pagluha yan. At mabibigat na iyan. Ganyan ang Diyos. Pinababalik tayo at siya'y gumagawa ng pamaraan para sabihin sa iyong mahal kita. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayong lahat, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamit ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Mga minamahal, narito po ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. I would forsake my strength are you,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng diumanoy blessed oils at iba pang banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinasagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang na kaarawaan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Pre-legal consultation sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, SALT, sa May 20 sa ganap na ikasyam na umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Adult Baptism, Confirmation and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. Ikatlo, Operation Pagbibinata. Libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga
hanggang ika-isa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-ani, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo magkakaroon ng carapol dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa paamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Sunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukaan ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na
si Kristong ating hari at manunubong.